Kamusta po mga ka-tipid tips? Ang negosyo idea po natin ngayon ay gagawa po tayo ng pastil recipe. So, dalawang flavors po yung gagawin natin. Ang isa ay chicken pastil at yung isa ay beef pastil. So, nakamagkan po na yung ka-tipid tips, bakit chicken at beef lang? Sa pagkakaalam ko, nagmula po ang recipe na ito sa kapatid po nating Muslim na tinatawag po nilang patir. Kalaunan, naging pastil. So, paalala lamang po, hindi po ito yung authentic na pastil at madami na din pong gumawa nito. So, ang i-share ko po sa inyo ay yung version ko at syempre, hindi po mawawala ang ating tips. At meron po akong napanood nito sa Manila po yon. Ang bentahan po ay 10 pesos. Tapos, meron din po akong nakita, ang bentahan ay 20 pesos at 30 pesos. So, na-curious po ako dito kung kaya ba ng ganong bentahan. Kaya stay tuned lamang po kayo hanggang huli kasi bukod po sa recipe, hindi po mawawala ang ating coffee para malaman natin kung meron pa bang tutubuin dito. At sa mga mahal po nating OFW, dagdag liya po ito. At sa lahat po ng ating taga-subaybay, sabahan niyo po ako sa pagluluto ng pastil! Ay magpapalambot po muna tayo ng mga karne na gagamitin po natin. Unang-una dito po sa chicken po natin. So magtatanong at itipid tips anong parte po ng chicken. So dito po sa lugar namin, meron pong nabibili na ang tawag po ay chicken trimmings. Bali ito po ay wala ng buto, puro laman na lamang po. Tapos, halimbawa naman kung wala po sa lugar ninyo, pwede po tayong gumamit ng breast chicken para mas madami pong meat ng manok yung makuha po natin. At saka dito po sa lugar namin, mas mura po ang trimmings kumpara po sa breast chicken. At sa beef naman po natin, bali kung napansin nyo, nailaga ko na po ito kasi medyo matagal-tagal siyang palambutin kumpara po dito sa ating chicken. Dapat ilalaga ko na po itong chicken para mas mabilis po tayo. At hindi ko na lang siya niluto para makita nyo rin yung mga ingredients na inilagay ko dito. So parehas lamang naman siya ng ingredients na inilagay ko po dito sa ating beef. Okay, so tara, umpisahan na po natin ang pagpapalambot nito pong ating chicken. Ilagay ang 1 kilo ng chicken. Yan, bala yan po ay hinugasan ko na. 1 litro ng tubig. Kada 1 litro ng tubig, maglalagay po tayo ng 2 tablespoons ng rock salt. Maglalagay din po tayo ng kalahating buo ng sibuya. So, yung kalahati po nito, inilagay ko sa beef. At kalahati rin po ng 1 buo ng bawang. So, yung kalahati, sa beef din po natin inilagay. Pwede na po nating takpan at buhayin po yung atin pong apoy. Intayin lamang po natin kumulo at maluto po yung ating chicken. Yung paglalagay po ng ating bawang at sibuyas, optional po lamang kasi pwedeng asin lamang po yung ilagay po natin para medyo bawas po ng expenses po natin. So, after 15 minutes, kumulo na yung ating chicken. So, laga pa lang to mga katipid tips ha, pero ang bango na ng amoy. Ayun lang yung pinagkaiba kapag merong bawang at sibuyas. Amoy pa lamang niya, ulam na. Hanguin lamang po natin to, tapos medyo intayin natin lumamig at magbabalik po tayo. Habang pinapalamig po natin yung ating chicken, hihimayin na po natin ito pong ating beef. Pwede kayong gumamit ng gloves pero ako hindi na. Basta mahalaga po doon, maghihinaw po muna tayo ng ating kamay. Siguro naman bago tayo matapos dito, malamig na din po yung chicken po natin. Ito pong sa beef natin, hihimayin lamang po natin or ninit-nitin. Bali ito po ay pahaba ng pahaba. Sunod na po natin gagawin ay magluluto na po tayo ng ating chicken pastil at beef pastil. Habang nagluluto na po tayo ng ating pastil,
nagluluto na din po tayo ng ating sinaing. So, hindi ko na siya pinakita kasi alam ko naman ay kayang-kaya nyo na po yon. Tapos, gumamit po ako ng rice cooker para sure po na walang tutong yung kanin po natin kasi sayang din naman po kung magkakaroon ng tutong. Pero na lamang po kung talagang bantay na bantay po natin yung sinaing po natin para hindi siya magtutong, di ba? Okay? Nagsaing tayo ng 1 kilo at sinandoming po yung isinaing ko. O, tapos, ang uunahin po nating lulutuin yung ating spicy chicken pastil. Okay? Ayan po yung ating mga ingredients na gagamitin. So, let's start. Una, painitin po muna natin yung ating pong kawali. O, maglalagay ng 1 cup ng oil. And ito po, optional po lamang ang paglalagay po ng 2 tablespoons po ng margarine. Para sa akin, mas masarap yung merong margarine. Nagkakaroon pa ng flavor yung pastil po natin. Kung apoy po natin, alalay po lamang. Pwede na natin ilagay yung ating garlic. So, kalahati po yan ng 1 buo. And onion, luya, pag naamoy na natin yung ating bawang, sibuyas, luya, pwede na po natin ilagay yung hinimay na chicken po natin. Okay, so napakabilis at napakadali lang naman pong lutuin ito pong ating chicken pastil. Okay, kasi inailaga na naman natin siya, malambot na. Kumbaga, igigisa na lamang po natin para manuot yung lasa sa chicken po natin. So, kapag ganyang kumukulo na, maglalagay po ako ng sabaw ng pinakuluan po natin. Bali, ito po ay 1/2 cup. Lagay na din po natin ang 2 tablespoon ng Noi liquid seasoning at 2 tablespoon ng toyo. Pinagsama ko na siya. 2 tablespoon ng oyster sauce, 1 tablespoon ng washed sugar, a bell pepper, 5 pieces ng siling labuyo. So, nailagay na po lahat natin. Ay, may kulang pa po. 1 teaspoon ng paminta. So, nailagay na po lahat natin yung ating ingredients. Ngayon ay haluin lang po natin saglit. Okay? Para magsama-sama yung ingredients na inilagay po natin. Okay, so lulutuin na lamang po natin yan sa mahinang apoy, mga 2 to 3 minutes. Kung sa tingin po natin, eh, medyo nagkakaramelize na po yung sabaw ng spicy chicken pastil po natin. Okay, so nakuluan na siya ng ayos. So tikman na po natin bago natin patayin yung apoy. Okay. Ooh, ang init. Para sa akin, saktong-sakto na yung inilagay kong ingredients. Mamaya, pag tinikpan natin, malalaman nyo kung ano nga bang pinakang lasa po nito. Okay? Lutuin naman natin yung ating beef pastil. Okay. Una ay, painitin po muna natin yung kawali po natin. Kapag mainit na, ilagay na ang 1 cup ng oil, 2 tablespoon ng margarine, lagay na din natin ang garlic, onion, luya, haluin. Okay, so kapag okay na, ready na natin ilagay yung ating beef. So haluin lamang po natin hanggang sa magsama-sama yung ingredients po natin para manuot yung ating bawang, sibuyas, luya, sa karne po natin. 1/2 cup ng sabaw ng pinagpakuluan. Hintayin lamang po natin na medyo makuluan. And kapag okay na, ilagay na natin ang 2 tablespoon ng Noi liquid seasoning, 2 tablespoon ng toyo, 2 tablespoon ng oyster sauce, bell pepper, 1 tablespoon ng sugar. Ito, kung medyo gusto nyo pa ay medyo matamis-tamis, pwede magdagdag pa po kayo ng 1 tablespoon. Yan, bago natin makalimutan yung ating 1/8 teaspoon ng paminta. Pinagkaiba lamang po natin sa ating chicken, hindi po tayo naglagay dito ng sili. Halimbawa, kung ititinda natin to, merong pagpipilian. Bago po natin patayin yung ating apoy, tikman na po ulit natin. Saktong-sakto na po yung lasa. So, ganun lang po kadali. Lutuin yung pastil po natin. Ating pastil. So ngayon, nasunod na po muna natin gagawin.
ay gagamit po ulit tayo ng timbangan kasi titimbangin po natin. Ngayon sa magtatanong at titipid tips, bakit nyo pa tinitimbang? Okay, so para hindi tayo mahirapan at hindi tayo manghula or hindi na po natin kailangan natakalin pa isa-isa para malaman lamang po natin kung ilang order po yung kalalabasan. At sa costing, hindi po tayo mahihirapan. Okay, so unahin po muna ulit natin yung sa chicken po natin. Sa chicken po natin, naka 794 grams po tayo. So, sa beef naman po tayo. Yan, yung ating beef pastil, ang naging timbang ay 818 grams. I-set aside lamang po natin. At titimbangin naman po natin yung niluto po nating kanin. Para malaman natin kung ilang order po ang kalalabasan. Yung ating po isang kilong isinaeng, ang kinalabasan ng naluto na ay 2,276 grams. Ngayon, ibabalik ko po ulit dito kasi baka lumamig. Kailangan kapag binalot po natin, mainit po yung kanin po natin. Okay? Okay na tayo sa ating chicken, beef, kanin. Ngayon, maglalagay din po tayo dito ng egg. Inilaga ko na, hindi ko na lang po pinakita sa inyo kasi alam ko naman kayang-kaya nyo na po yon. Okay, so mamimili lamang po kayo. Pwede kayong gumamit ng itlog na pula. Kaya lang, medyo mahal siya. So dito sa lugar namin, mabibili ko ng 13 pesos. So itong itlog, mas mura. Pero ilalaga naman po natin. Pero hindi naman po ganun kalaki yung magiging expenses po natin kasi saglit lang naman siyang maluto at sa mahinang apoy po lamang para hindi po mag-crack yung pinakang shell po nung itlog po natin kasi kailangan hindi siya basag para pag in-slice natin maganda po ang kalabasan. Okay, so para naka-ready na siya lahat, i-slice na din po natin ito. Gagamit po ako ng pang-slice ng egg. Pero kung wala naman po kayo nito, pwede namang slice na lang po natin ng kutsilyo. Pero mas madali kung meron po nito. 7 pieces ang makukuha po natin dito. So, ang pinakanghuli na po natin ay yung pagbabalutan na po natin ng dahon ng saging. Tawag dito sa lugar namin ay isang tipi. Bali, ito ay... 10 pieces po ito, ibig sabihin ay 5 palapa ng dahon ng saging ito. Okay? So, madami-dami na din po ito so, sa halagang 40 pesos. Pero halimbawa, madaling araw dito sa lugar namin, meron ding 35 pesos. Pag puputul-putulin po natin ito, yung sa tingin natin, kakasya yung kanin po natin. Yan, sa magtatanong kung anong lapad nitong pinutol ko, 12 inch po ito. Darangin na din po natin sa apoy, kaya po natin ito ginagawa para pag binalot na po natin yung pastil po natin, hindi po siya mapupunit. Nasa na din po natin para sure na walang dumi. Okay na tayo sa dahon ng saging. Magbabalot na po tayo ng spicy chicken pastil at yung atin po beef pastil. Nakakagutom ang amoy mga katipid tips, kaya bilisan na natin ito. Bibigyan ko kayo ng halimbawa dito ng takal or dami ng ilalagay po natin. Pero syempre, depende pa rin po sa atin yon kung saan po natin dadalahin, kung sa mas mura ba, or medyo mahal po yung ipepresyo po natin. Ibig sabihin po nun, mas madami yung ilalagay natin at siguradong busold po yung customer po natin. Lalagay tayo ng 1 cup rice. Ipoporma nyo lamang yan kung gusto nyo ay palapad or maumbok. Sanikupin lamang po natin ang dalawang dulo, tapos sabay po natin yang itutupi. Ganito pong paraan, mas madali siyang tanggalin at saka mas malinis tingnan. Pag okay na, ito po ilit, itubi sa bawat dulo, tapos itupi, pailalin.
po natin ito kung ano nga bang masasabi natin sa lasa po ng pastil version na niluto po natin. Okay? Yung binalot natin sa dahon, mainit-init pa talaga to. Hmm? O, yung amoy niya, nakakagutom to mga katipid tips. Ito, binuksan ko na kasi ito na yung kakainin natin. Hindi ko na siya itinupi. Ngayon, magbubukas tayo dito ng isa para makita nyo yung itsura ng loob po nito. Okay? Salita ako ng salita, hindi pala siya naka-on. Sa ganitong idea ng pagkain na nakabalot pa sa dahon, mas masarap kung magkakamay po tayo. So, para hindi magdumi yung kamay po natin, gumamit po tayo ng gloves. Isa lang naman yung kailangan natin. Kita nyo ba o medyo malayo yung camera natin? Kita ba? And ito yung ating beef at yung ating hotdog. Yung ating egg. Sorry, gutom na. So, unahin natin itong ating spicy chicken pastil. Wow! Kumuha tayo ng kaunting rice. Para tayo nagpipiknik. Yan. Masarap to. Okay, so isang subo pa. Masarap talaga. Fit nung pagkaka-slice ng egg natin, talagang makiinis, bilog na bilog. Okay. So, unang-una sa mahihilig po sa maanghang, siguradong magugustuhan niyo po ito kasi maanghang po talaga. Noong nagluto ako nitong nakaraan, hindi ko siya nilalagyan ng sili kasi gawa ng mga chikiting ko. So, ngayon natikman ko siya na sobrang anghang at napakasarap talaga mga katipid tips. Alam niyo ba yung tipo na gaganahan ka talagang kumain? Mukhang hindi na siya tinipid. Isang subo ulit. Why? Yung chikiting ko. Yung aking puso, pumasok siya. Kain ka, Bunsa? Ito is, ano to, spicy. Gamit ka ng ano. Hindi pa siya nagsukulay. Masarap. O, tikman mo. Para masabi mo kung masarap. Tinatanong niya agad kung masarap. Ay, dito ka. Ito talaga. Closer, mas kumain. Lalaro sila nung ate niya sa baba. Pag nagbibideo ako, pinabababa ako sila kasi mainit dito sa taas. Hindi pwedeng mag-electric pan kasi aagas-as yung video po natin. So, papangit. Kaya, nagtitiis talaga ako ng init. Ah, okay ka na pala. Naka-preset ka na pala. Ito yung spicy chicken. Ito naman, beef. Hindi yan maanghang. Kaya yan ang tikman mo. Hey, hindi ka muna nag-high sa kanila. Nag-high ka na ba? Wow. O, ano? Anong lasa? Oh, masarap? Oh, sige, kain ka. Wow! Wow! Nagustuhan niya! Oh, ano ka ba? Nagmumukbang ka na yata dito eh. Hindi pa tapos si Mami. Nagutom ako. Ah, nagutom ka! Oh, sige, kumain ka dyan. Ay, ito pa ang isa. Ilo. Ilo, ano ilo? Beep yan, hindi yan maanghang. Hindi tayo pa siya. Beep lang. Okay ka na? So, Bye-bye. Okay, tapos na silang kumain. Okay, bye bunso. Okay, so, isang subo na lang ito at yung beep pastil naman yung titikman natin. May natira pa naman sa atin. Siyempre, pagsamahin na natin yung ating beef at yung ating kanin. Pareha siya masarap. Okay, sa pangkalahatang review na po ito. So, unahin natin sa kanin. Para sa akin, yung sinandoming na kanin, bagay na siya dito. Kasi merong tao na ayaw naman ng sobrang lambot, ayaw din naman ng sobrang tigas. So, saktong-sakto po itong kanin na to. Pero kahit ano pong rice, ay pwede nyo pong gamitin dito. Tapos yung medyo sauce ng ating chicken at saka nung beef, ay kinalat ko yung ulam natin sa ibabaw. So, parang kadakot natin ng kanin, meron na siyang lasa. Saktong-sakto po yung inilagay nating ingredients kasi dun sa
karne po natin, malalasa po lahat natin yung inilagay po nating ingredients. Tapos, ang bango-bango niya, gawa ng ating Nord Liquid Seasoning, may medyo maaamoy tayo doon, at saka yung ating pong margarine. Tapos, yung ating pong bell pepper, yung ating luya. So, nagsama-sama na siya. Masarap po talaga ito, mga katipid tips. Kahit mabata, may edad na, eh siguradong magugustuhan po ito. Tapos, yung dami ng sandok na inilagay po natin, para sa akin, sakto na po yun sa isang tao. Tapos, kung medyo malakas-lakas tayong kumain, yan, makakadalwa or tatlo po tayo. So, ito yung pinakang idea ko sa inyo kung paano natin siya ititinda. Unang-una, pwede po natin itong itinda kahit sa harap lang po ng ating bahay. Tapos, sa gilid po natin, merong kainan. Tapos, halimbawa kung dine-in, mas masarap po ito kung kakainin po ng nakakamay. So, mas maganda dito, bibigyan niyo po sila ng isang gloves kada isang customer. Kasi isa lamang naman po yung kailangan po natin. Okay, para mas ganahan po silang kumain. Napakasarap niya, mga katipid tips. Pangalawang idea po natin, sabi, malapit na daw po talaga magtuloy-tuloy yung pasok na face-to-face na po talaga. Sa mga school, pwede po natin itong itinda. Kumbaga, magpapa-order na po kayo araw-araw kung gusto ba nilang bumili. Kasi kapag consistent po kayo sa pagtitinda, sigurado ako na po nagsasabi sa inyo, aabangan na po kayo ng magiging customer po ninyo. Okay? Bakit na bagay din po itong itinda sa pinagtatrabahuhan po ninyo? Siyempre, magpapaalam po muna kayo para wala pong problema. Umpisahan po ninyo sa sarili po ninyo, ganito ninyong baunin, tapos may isa kayong gloves, tapos kakain kayo. Nako, ewan ko na lamang kung hindi po matakam ang mga katrabaho po ninyo. Okay? Para sa akin, napakaganda po nitong gawing extra income kahit nag-uumpisa pa po lamang tayo. Yung kakaririn po natin, tapos huwag po natin pababayaan yung pagluluto po natin, always malinis. Siguradong lalago po ito kung talagang porsigido tayong kumita. So ngayon, excited na po akong mag-costing kasi gusto ko ding malaman kung magkano nga po ba ang magiging puhunan po natin dito. Kasi meron nga akong nakita, 10 pesos ang bentahan, meron din namang 30 pesos. So malalaman natin kung kaya nga po ba or may tutubuin pa sa ganong bentahan. Yun lagi ko pong sinasabi, magkocosting pa rin po kayo ng sa inyo kasi iba't iba naman po tayo ng lugar, iba't ibang presyo po yung nabibili po nating ingredients. Basta mahalaga po dito, magkakaroon po kayo ng idea kung papaano po ninyo ikocosting yung mga produkto po ninyo. Okay? Tuusin na po natin lahat yung mga nagamit po natin. Isahan po natin sa chicken nung inilaga po natin. Yung isang kilo po ng chicken trimmings, 180 pesos. Ang kalahati ng onion, 2.97. Ang kalahati ng garlic, 2 pesos. Sa asin at tubig natin, sabihin na lamang po natin na piso. Kaya ang total po lahat ay 185.97. Ngayon, mag-plus po tayo ng other expenses sa gas po natin at labor po natin. So, sabihin na lamang po natin na 15 pesos kasi isang kilo lamang naman po yung pinag-uusapan at saglit lamang din po siyang lulutuin. Kaya ang total ng ingredients sa paglalaga ng ating chicken ay 200.97. Ngayon, tuusin naman po natin kung magkano na ang puhunan noong iginisa na po natin. Nung ginawa na po natin spicy chicken pastil. So, umpisahan po natin sa chicken. 1 cup ng oil, 18.33. Bawang, 2 pesos. Sibuyas, 2.72. Margarine, 0.90. Luya, 1.50. Sa bell pepper, 3 pesos. Liquid seasoning, 8.97. Ang toyo, 1.46. Ang oyster sauce, 5.94. 1 tablespoon ng sugar, piso. Sa silin, inilagay po natin, 1.6. At sa chicken broth na inilagay po natin, 0. Kasi kinuha lamang naman po natin yon sa pinagpakuluan po ng chicken po natin. Kaya ang total po lahat ay 248.39. Pero magpa-plus pa po tayo doon ng ating other expenses sa gas po natin at sa labor po natin. Sabihin na lamang po natin na 20 pesos kasi isang kilo lamang naman po yung pinag-uusapan po natin. Kaya ang total po lahat ng puhunan sa ating spicy chicken pastil, 268.39. Ngayon, kung natatandaan nyo, noong tinimbang na po natin, nung naluto na natin si chicken pastil, ang naging timbang po ay 794 grams. Ngayon, kung natatandaan nyo,
Ang inilagay ko kada isang order ay 20 grams. I-divide po natin sa 794 grams para malaman po natin kung magkano po ang puhunan kada isang 20 grams. At ang kalalabasan po nun ay 6.88 ang puhunan po natin kada 20 grams. Ngayon, natuusin naman po natin na yung atin pong beef pastil. Sa pagpapalambot po muna ng ating beef, bali isang kilo po yun, tutuusin ko po sa 360 pesos. Pero ang kuha ko lamang po doon, 340 pesos sa suki ko. So, halimbawa, kung magkakaroon po kayo ng suki, makakuha po kayo ng mas mababang presyo. Kumbaga, meron discount. Pero tutuusin ko na lamang po sa 360 pesos ang isang kilo. Mag-plus na din po tayo ng onion, 2.97. Bali, ito ay kalahati lamang po na ginamit po natin sa pagpapakulo po ng ating chicken. Sa bawang po natin, 2 pesos. At sa asin at tubig po natin, piso. Kaya ang total po lahat ng puhunan ay 365.97. Ngayon, mag-plus po ulit tayo ng other expenses. Sabihin na lamang po natin na 20 pesos. Kaya ang total po lahat ay 385.97. Ngayon, tuusin na po natin kapag iginisa na po natin. Okay, so unahin po natin sa ating beef, 385.97. Sa oil po natin, 18.33. Sa margarine po natin, 0.90. Garlic, 2 pesos. Onion, 2.72. Luya, 1.50. Yung bell pepper, 3 pesos. Garlic with seasoning, 8.97. Toyo, 1.46. Yung pinagkuhanan ko nga po pala ng presyo sa malalaking bote na po yun. Kasi paglaki po ng binibili po natin, pagliit naman po ng magiging puhunan po natin. Oyster, 5.94. Sa 1 tablespoon ng asukal, 0.9 lamang po yon. Pero sabihin na po natin na piso kasi naglagay po tayo ng kaunting paminta. So yung sabaw na inilagay po natin, wala po yung 2 oz kasi sa galing po yan sa pinagpakuluan po natin. So, kaya ang total po lahat ng puhunan ay 451.79. Ngayon, kung natatandaan nyo, nung naluto na po natin, nung tinimbang na po natin si beef, ang kinalabasan po ay 818 grams. Ngayon, i-divide po ulit natin sa 20 grams na inilagay po natin. Yan, at ang kalalabasan po nun ay makakakuha po tayo ng 40.9. Sabihin na lamang po natin na 40 na order. Ngayon, para malaman po natin kung magkano po ang puhunan kada 20 grams, yung puhunan po natin na 451.79, i-divide po natin sa 40. At ang kalalabasan po nun ay 11.29 ang puhunan po kada 20 grams ng beef pastil. Tuusin naman po natin ay yung rice po natin. Bali, ang bili ko po sa isang kilo dito sa lugar namin, so sa tindahan na lang siya nabili, ang presyo niya ay 44 pesos. Meron pa kayong matitipid doon, halimbawa kung sako-sako nyo nabibilin. So, malaki yung mababawas pang presyo po doon. Plus na din po tayo ng other expenses. Sabihin na lamang po natin na 10 pesos. Yan para po sa electric natin at sa labor po natin. Kasi isang kilo lamang naman po yung niluto po natin. Kaya ang total po ay 54 pesos. Natatandaan nyo po ulit, nung tinimbang na natin, nung niluto na po natin si rice, ang naging timbang ay 2,276 grams. Tapos, nung tinimbang na din po natin ang 1 cup ng kanin, ang timbang niya ay 170 grams. I-divide po natin sa 2,279 para malaman natin kung ilang order yung makukuha. At ang kalalabasan po nun ay makakakuha po tayo na 13 na order. Para malaman naman po natin kung magkano po ang puhunan kada 1 cup, yung 54 po na puhunan, i-divide po natin sa 13. At ang kalalabasan po nun ay 4.15 ang puhunan po kada 1 cup po ng kanin. So, sa itlog naman po tayo, bali, ang bili po namin sa itlog ay 230 pesos ang isang tray at malaki na po yun. 233, i-divide po natin sa 30 at may puhunan po tayo kada isang itlog na 7.66. Ngayon, sabihin na po natin na 8 pesos para sa itutubig po natin. At mag-plus na din po tayo ng 5 pesos para sa gas po natin kasi saglit lang naman po natin niluto. Kaya ang total po ay 13 pesos. Ngayon, kung natatandaan nyo, nung nag-slice na tayo kanina, makakakuha po tayo doon ng 7th na order. So, yung 13, i-divide po natin sa 7 at ang kalalabasan po nun ay 1.85 po ang magiging puhunan kada isang slice po ng egg. Sa damo naman po tayo, bali isang tipi dito po sa lugar namin ay 40 pesos. Okay, tapos, binilang ko po yun, sa isang haba pwede po tayong makakuha ng 5 pangbalot. Ang magiging size ay 10
to 12 inch. 5 pieces na makukuha po natin sa isang dahon, i-times po natin sa 10. At ang kalalabasan po nun ay makakakuha po tayo ng 50 pieces sa isang tipi na binili po natin. I-divide po natin sa 40 pesos na puhunan po natin. At ang kalalabasan po nun ay 0.8 ang puhunan po natin kada isang pambalot po ng ating pastil. Pero sabihin na lamang po natin na piso kasi minsan hindi naman natin masasabi na talagang makukuha po natin lahat yung ganung bilang. Kasi diba minsan merong sira, minsan naman nagkamali tayo, nabutas po natin at sa gloves naman po tayo. Ang isang balot ay 100 pieces at minsan nakabili ako ng 38 pesos po lamang. Meron din namang 50 pesos ang isang balot. E tapos, kung mas marami yung bibilhin natin, meron po tayong makukuha na mas mababa pa po dito. Ngayon, para meron tayong pag-a-adjustan, tuusin na lamang po natin sa 0.50 ang puhunan po kada isang glove. So, isa lamang naman ang ibibigay natin kada isang customer, tuusin na lamang po natin sa 0.50. So, ngayon, natuus na po lahat ng mga nagamit po natin. Ngayon, tuusin naman po natin kung magkano po ang puhunan kada isang balot ng spicy chicken pastil at isang balot ng beef pastil. I-set aside po muna natin itong isang balot. So, unahin natin itong isa. Surprise kung anong laman to. Kasi, hindi ko siya nalagyan ng tanda. Pero halimbawa, kung ninegosyohin natin to, kung may flavors kayo, lagyan nyo ng tanda dito para hindi po kayo malilito. Halimbawa, chicken, lagyan nyo ng letter C. Kasi minsan, hindi natin maiiwasan, magkakamili din po tayo. Kasi magkaparehas lamang yung pangbalot po natin. Hindi naman natin pwede nabuksan muna bago iabot natin sa customer po natin. Maglalagay po kayo ng tanda. So, tulad ngayon, hindi ko alam kung ano yung mabubuksan natin. Spicy chicken pastil yung nauna kong nabuksan. Okay, so ito muna yung tuusin po natin. Upo muna tayo ng ano na. Okay, so unahin po muna natin sa dahon, piso. Sa rice po natin, 4.15. Chicken po natin, 6.88. Sa itlog po natin, 1.85. Yan, at sa gloves po natin, 0.15. Kaya ang puhunan po kada isang balot ng ating spicy chicken pastil ay 14.03. So, may sasuggest ko pong presyo sa inyo. Pwede nyo ibenta ng 20, 25, or 30 pesos. Pero, depende pa rin po sa atin yun. Depende po sa pagkakabili po ng mga ingredients po natin. Pero ako po, ay tutuusin ko po sa 30 pesos. Ngayon, para may idea lamang po tayo kung magkano po ang posible po nating tubuin kada isang order, yung 30 pesos po na bentahan, i-minus po natin ang puhunan na 14.03. At ang kalalabasan po nun ay 15.97 po ang posible po natin tubuin kada isang spicy chicken pastil. Ngayon, para magkaroon lamang po tayo ng idea kung magkano po ang posible nating tubuin kung mapapaubos po natin ang isang kilo niluto po natin at 39 na order po yon, i-times po natin sa 15.97 na posible po nating tubuin. At ang kalalabasan po nun ay 622.83 ang posible po nating tubuin sa isang kilo ng spicy chicken pastil po natin. So ngayon, natuusin naman po natin ay kung magkano po ang puhunan kada isang balot ng beef pastil. Umpisahan po ulit natin sa dahon, piso. Sa beef po natin, 11.29. Itlog po natin, 1.85. Gloves po natin, 0.50. Kaya ang total po lahat ay 18.79. Ngayon, ang nisasuggest ko po ulit presyo sa inyo, pwede po natin itong ibenta sa 30 pesos. Ngayon, i-minus po natin yung puhunan na 18.79 at ang kalalabasan po nun ay posible po tayong tumubo ng 11.21 kada isang balot ng beef pastil. Kung napansin nyo, mas malaki yung posible po nating tubuin sa chicken po natin. So, doon na lamang po tayo babawi. Ngayon, para magkaroon lamang po tayo ulit ng idea kung mapapaubos po natin ng isang kilo. Kung natatandaan nyo, sa isang kilo ay makakakuha po tayo ng 40 na order. So, i-times po natin sa 11.21 at posible po tayong tumubo ng 448 pesos. Ngayon, para magkaroon po ulit tayo ng idea yung tubo po natin sa spicy chicken pastil po natin at sa beef pastil po natin, pagplasin po natin, posible po tayong tumubo ng 1,070
0.83 sa 2 kilo na niluto po natin. Ngayon, kung talagang kakariwin po natin to, inalagaan po natin, at consistent po tayo sa pagtitinda. Halimbawa na lang, dahil tayo ay nag-uumpisa pa po lamang, at sa bawat araw, nakakaubos po tayo ng 2 kilo, at may tubo po tayo na 1,070.83. Kapag itinimes po natin yun sa 30 days, posible po tayong tumubo ng 32,124.9, di ba? So, napakalaki po ng posible po nating tubuin. So, halimbawa, di ba, imaginein na lamang po natin kung sinamahan po natin ito ng sipag at diskarte, nakaka-4 na kilo na po tayo. Yung ating 32,124.9, kapag itinimes to po natin yon, posible po tayong tumubo ng 64,249.8. Wow! Napapawaw po talaga tayo dito kasi ang laki na posible po nating tubuin. So, hindi pa po tayo natatapos dyan kasi sigurado meron nang nakakita sa inyo, 10 pesos lamang ang bantahan ng chicken pastil. Sigurado may magtatanong din sa inyo, kaya pa ba or meron pa bang tutubuin kung 10 pesos po yung bantahan po natin? O kaya naman, kung papaano gagawin para maibenta lamang po natin ng 10 pesos. So, meron tayong maikling costing. Kuhanin ulit natin si chicken. So, lahat ng inilagay po natin dito, babawasan po natin. So, ilagay lamang po natin dito. Set aside lang natin para meron tayong pagkukumpirahan. Okay, so unahin po natin sa dahon. Okay, so piso yung puhunan po natin. Ngayon, dahil magbabawas po tayo ng timbang, posible na lumiit din po ang puhunan po natin sa dahon. So, sabihin na lamang po natin na 0.8. Sa rice po natin, bali dito, 1 cup yung inilagay natin. Dito, gagawin natin 1/2 cup. May puhunan na 2.07. Sa chicken pastil po natin, sa halip na 20 grams, gagawin lamang po natin na 15 grams. Tapos, kalat lamang natin para kada dampot ng kanin, may kasama ng ulam, may lasa na. Hindi na po tayo maglalagay ng itlog. Okay? Halimbawa, kung ititinda nyo to, bukod na presyo na po yung sanilagang itlog. Okay? May puhunan po tayo na 5.16 sa chicken pastil po natin. At mag-plus na rin po tayo ng gloves na gagamitin po natin, 0.50. Kaya ang total po lahat ay 8.53 ang puhunan po dito kada isang balot. So, ang hinahabol nga natin dito ay 10 pesos po na bentahan. Ito yung ating 10 pesos at ito po yung 30 pesos po natin. So, may birthday yan sa tabi po namin. San hindi siya ganun kaagas-agas sa video po natin. Ito na po yung ating 10 pesos. Ngayon, para magkaroon lamang po tayo ng idea kung magkano pa yung posible nating tubuin, atin pong 8.53 i-minus po natin sa 10 pesos at posible po tayong tumubo ng 1.47. So, sa 1 kilo, makakakuha po tayo estimate ng 52 na order. Yung 1.47, i-times po natin sa 52, posible po tayong tumubo ng 76.44 pesos. Ngayon, ang mangyayari dito, magiging fast moving po yung benta po natin. Kumbaga, mabilis babalik yung puhunan po natin at posibleng mas madami po yung umorder po sa atin. Basta sisipagan lamang po natin, sasamahan po natin ng diskarte, posibleng mapalaki din po yung tutubuin po natin dito. Marami pa po kayong pwedeng matipid po dito. Tulad po ng sa bigas po natin, kung per sako po natin kukuhanin, malaki po yung matitipid po natin. Tapos sa chicken po natin, magkakaroon po tayo ng supplier, malaki pa rin po yung matitipid po natin. Tapos halimbawa, di ba, meron kayong sagingan sa tabi-tabi ninyo or meron kayong sagingan, so libre na po yung dahon po ninyo. Tapos lahat po ng ingredients po dito sisinupin po natin. Kung meron na po kayong idea sa bentahan po ng 30 pesos, sa bentahan po ng 10 pesos. So dito, diskarte at sipag consistent lamang po yung kailangan natin. Hindi po imposible na tayo po ay kumita kahit tayo po ay nasa bahay po lamang. O kaya kahit tayo po ay meron ng pinagkakakitaan. Kumbaga, extra income po natin ito. So, sana bago po nagtapos ang video na ito ay meron po ulit akong naidagdag na negosyo idea po sa inyo. Okay? So, kita-kits na lang po ulit sa mga next video po natin. Okay? So, maraming salamat mga kapatid.